samantala, ito, Aid Mubarak. Pagpapantig. Aid Mubarak po sa mga kapuso nating Muslim. Ipinagdiriwang kasi ngayon ang Eid al-Fitr. Tamang-tama dahil ang handa natin this morning, ang napakasarap na rice dish na biryani. Oh, paborito natin yan. Pero ito, itong biryani na yan, kakaiba ang paanda dahil authentic biryani with seafood. Why not nga naman, no? Kakaiba? Kaya puntahan na natin ngayon si Chef. At medyo nagugutom na kami dito, Chef. Luto na ba ang mga inihaw mo dyan? Good morning again, Chef. I want biryani with seafood. Parang hindi ko pa natatry yun. Kaloy! A blessed morning sa inyong lahat. And eto nga, tama po kayo. Talagang kakaiba yung biryani dish na i-feature natin this morning dahil konektado pa rin doon sa sineselebrate ng ating mga kapatid na Muslim na Eid al-Fitr o yung pagtatapos nung kanilang more than a month na fasting. At ito syempre, mamaya meron tayong pagsasamba, tapos afternoon meron namang salo-salo ng pamilya. Kaya naman, ito nga pinaprepare natin yung seafood biryani or specifically actually squid biryani. And ito kanina pa natin itong sinasalang. Kailangan lang natin itong lutuin siguro more or less mga 10 minutes. At syempre para mas i-explain pa sa atin yung detalye nitong napakasarap at nakakatakam talagang seafood or squid biryani, makakasama natin this morning si Ma'am Emily. And sabi nga natin kanina more or less 8 years na nilang sineserve to, no? Ma'am Emily, tama po ba? Oo. 8 years na nating sineserve yung inyong seafood biryani. Tapos kanina po, pinakita ko na kung paano natin iniihaw. Oo. Ano po ba yung laman ng ating squid? Ang laman ng ating squid is sibuyas, kamatis, luya, at saka kunting bawang, okay. Paminta. So, yung typical din po na mga stuffing nung grilled pusit yung nilalagay natin, ano? Oo. And yun po, very important lang na i-note natin na halal po yung mga ingredients na gamit natin for this dish, ano ma'am? Opo. Okay. So, tapos po, after 10 minutes, makukuha na natin, ito na yung magiging itsura ng ating pusit. At isa pa lang ito dun sa component nung ating squid biryani. Siyempre, importante rin dito, ma'am, yung rice, ano? Oo. Okay. So, ma'am, ano po naman yung diskarte natin ng pagluluto ng ating rice part doon sa ating biryani? Bawang muna. Okay, bawang po muna. So, kailangan yung rice natin igigisa. Oo. Okay. Sabi natin, ma'am, 9 spices itong gamit ninyo, ano? Susunod ko na, ma'am, din yung sibuyas. Sibuyas. Okay po. Oo. Saka itong green na yan. Okay. Ano naman po itong green natin, ma'am? Sili po yan. Sili, tapos. Green. Okay. Alright, tapos, yung biryani natin is nahugasan na rin natin ito, ma'am, ano? Opo. Okay. Hinugasan na yan. Tapos, ma'am, bakit niyo po naisip na squid yung gamitin? Ito pa sa... ito yung mga spices pa pala natin. Na, so, meron pa tayo dito. Ano pong sukat nito, ma'am? Oo. Very specific kasi si Ma'am Emily siyang expert dito. At saka kung naamoy niyo mga kapuso, ayan pa lang, ayan pa lang yung ginigisa natin, ha. Talagang pumuputok na yung flavors, yung aroma actually ng ating mga spices na nilalagay. So itong mga spices na to, nine na klase po, ano? Oo. All right. So, masala, meron tayo dito. Uh-huh. Most likely, ako, syempre, sikreto na nila, ma'am, yan. Hula ko na lang. Uh-huh. May kwan dyan. May turmeric. Oo, kompleto na yan. Kompleto na yan. Tapos, yung rice po natin, ano, ma'am? Oo. Okay, ito po yung ating biryani rice. Ilalagay ko na po, rekta. Okay. Tapos, kailangan ihalo natin yan. And ano po yung parang pinakasabaw natin dito, ma'am? Ito ang pinakasabaw natin, yung sabaw ng bulalo. Ah, okay. Oh, brut. Sabaw ng bulalo. Tingnan nyo naman, very special yung stock na ginagamit natin. Alright, ayan. Kumukulo-kulo na rin yung ating stock. Tapos, gano'ng karami ito, ma'am? Oo, sige po. Sige pa po, lagay lang natin. Oo. Yan. Kinukwento ni Ma'am Emily kanina na mga 8 years yun na pong sineserve ito, ma'am, no? Bakit nga po pala pusit ang ginamit ninyo, ma'am? Kasi para maiba naman ang version ng ng biryani. Okay. Kasi palagi, nakikita ko kasi palaging chicken na lang. Okay. Kaya itrinay kong ang squid, ang seafood. Okay. Nagiging maganda naman ang kalabasan. Tapos yung nga po, festive pa rin, ano? Oo. Nagiging masarap naman po.
mukhang balita naman natin ayon sa reception ng inyong mga suki talagang solid na solid ang inyong squid biryani. Tapos ito ma'am, gaano po natin katagal lulutuin yung ating biryani rice? Pagka nalagyan na natin ng sabaw yan, mga 15 to 20 minutes bago maluto yung minutes. Rice. Okay, so iluluto natin yan. So after 15 to 20 minutes, oo, mag-a-assemble na po tayo mga kapuso. So ito na yung magiging itsura niya ma'am. Ano? Oo. Ano po yung lagayan natin ma'am? Sinasabi niyo kanina? Ito, nilalagyan namin, ang tawag dito ay saniya. Saniya, okay. Oo. So makikita niyo, ganito po talaga nyo siya piniprepare, ano? Opo. Gabundok, mga kapuso. Ayan, tapos kung gusto niyo naman na medyo mas manageable, ito yung isang presentation natin, ma'am, no? Oo. Ayan, Ma'am Susie, Kaloy, ayan, oh, sa lahat sa inyo dyan, ito lang naman ang pagsasalusaluhan natin. Eh, makikita ninyo. So, nandito yung squid component, makikita po natin yung stuffing. Magkano naman po ang serving ito, ma'am? Ano, 150 with soft drinks. Grabe naman, 150. Isang serving na po yun. Opo. Saktong-sakto na sa isang tao yun, ma'am. At saka may salad na po yan. May salad na rin kasama. Oo. Ano po yung salad natin, yung cabbage na... Cabbage na ano, patapos mayroon siyang sauce. Ayan, no? Oo. Kita ninyo. Diyos ko, punong-puno ng stuffing, punong-puno ng ingredients. Tsaka ma'am, hindi talaga tinipid. Sa 150, Diyos ko naman. Oo. Mukhang dadalhin tayo sa biryani heaven, ano? Eto, siyempre, kailangan. Hindi pwedeng hindi tikman. Pag kumakain ng biryani, ma'am, ano pong mas masarap ninyong combination? Kailangan po ba may... Kasi may nakikita akong lemon dito. Oo. Saka ito, mga... Yung mga parang side dish na gulay, ano? Oo. Alright. So mga kapuso, pasensya na kayo. Unahan ko na kayo. Kasi bagong luto, ang daming ingredients, hindi talaga tinipid. Tapos pipigaan ko lang ng kaunting-kaunting lemon. Just for acidity. Ma'am Emily, maraming salamat. Ito mga kapuso, tuloy-tuloy syempre yung food adventure natin dito sa Paco, Manila. Marami pa kami ibibigay sa inyo. For the meantime, ako muna, kakain muna. Yung food adventure natin, dito lang, sa inyong pambansang morning show. Saan? Laging tumaka, unang hirit!